What's up? This is Kahotman. Back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about sa top 10 smartphone specs. Yung mga naririnig nyo about na system on chip. Ano ba yun? Yung RAM? Para saan ba yun? Basta yung mga jargons about sinasabi pag bibili kayo ng smartphone sa mall. Tapos sasabihin kayo ng mga tech na mga words. Tapos hindi nyo mag-gets. Ito yun. About smartphones lang to. So, ilang asahan nyo rito. So, yun. Kung interesado kayo sa ganitong topic, let's start. Unang topic, GPU. Ano nga ba ang GPU? GPU is, yun yung graphics. Kung familiar kayo sa mga laptop, computer, CPU, di ba may sinasabing video card, graphics card? Ito 'yon. Ito yung katumbas noon sa smartphone kasi 'di ba ang smartphone naman is parang small version lang naman ng mga laptop at saka CPU. So ang CPU is the graphics, sila yung graphics handler. Pag sinabing GPU, yun yung pag narinig yung sinabing Adreno 600, Adreno 500, Adreno 400, blah blah blah. Sa MediaTek naman yung tinatawag na Mali, mga ganoon, Mali Power VR. Yun yung GPU, yun yung pag narinig nyo, yung tinutukoy nyo is GPU, yung graphics, yun yung hardware na part na in charge sa display mo para magkaroon ng display yung screen, para mag-render ng 3D habang naglalaro ka ng Mobile Legends at kung ano-ano pang games na may 3D. So yun, GPU about sa display and 3D rendering. Ang RAM, ano nga bang RAM? Okay, basically, ang RAM is yun yung muscle. Mas demanding yung app or yung game, lalo na ang game, mas kailangan mo na mas malaking RAM. Okay? So, yung kapag ang RAM mo ay 1 gig lang, is limited lang din yung kaya niyang gawin. Pag maliit yung RAM mo, like 1 gig, 2 gig, usually safe kang mag-open ng apps, mga isa hanggang dalawang apps at the same time, yung papalit-palit ka. So, kapag naglaro ka naman ng games, sobrang liit nun. Posibleng mag-run yung game pero hindi stable. Merong paunti-unting stutter na hindi pa counted dun yung tinatawag na signal. Meron siyang talagang local stutter na yun nga. Kasi nga, ang baba ng RAM mo. So, ibig sabihin, mas malaking muscle, mas malaking RAM. Yun ang tinutukoy dun eh. Tsaka, pagka mas malaki yung RAM mo, mas marami kang apps at games na pwedeng patakbuhin ng sabay-sabay sa background. Tapos, pag malaki din yung RAM mo, pwede ka rin mag-multitasking ng sabay-sabay. Pwede mo silang gamitin ng sabay-sabay. Lipat-lipat-lipat ka lang ng lipat. Nalipat ka lang ng games or apps. Yun yung advantage ng malaking RAM. So, sa panahon ngayon, mas maganda ngayon kung ang smartphone na mabibili mo is mas malaki yung RAM. Like, kunwari, minimum na mas maganda siguro is nasa 4GB RAM. Para medyo safe ka na maglaro talaga na medyo smooth, tsaka may konti multitasking na appeal. Kapag nasa 2GB lang yung RAM mo, medyo huwag ka masyadong mag-demand na bakit ang bagal ng games ko, ang bagal ng apps ko. Siyempre, limited lang yung RAM mo, konti lang yung paghahatian ng apps at ng games. So, mas maganda, pipiliin mo is 4GB RAM. 3GB RAM medyo nasa, pwede na rin konti, pero hanggat maaari, 4GB RAM pataas. The best kung makakakuha ka nga ng 8GB, 6GB, 12GB, may 12GB, alam ko may 16GB pa nga yata si Samsung Ultra kung yung nagkamali. Pero yun, kung nasa 8GB RAM ka, sobrang, nasa safe zone ka na, maganda yun, marami na magagawa doon, marami na multitasking na magagawa doon. Pero kung nasa 2GB RAM ka, huwag kang masyado magtataka. At, hindi po na-upgrade ang RAM, fix ang RAM kasi nga naka-solder na 'yon sa motherboard, sa chip. So, huwag niyo rin pangarapin na i-adjust yung RAM sa pamamagitan ng micro SD. Unang-una, sobrang bagal ng micro SD. Sobrang layo na speed ng micro SD sa RAM. So, huwag niyong susundin or gagawin yung nakikita niyo online na pwedeng gawing RAM yung micro SD, which is hindi very advisable at very wrong yun. Masisira din agad yung micro SD nyo kahit pa sobrang high-end dyan. Useless yun most of the time. At saka yun nga, pwede rin masira yung system ng smartphone nyo. So, huwag nyo gagawin yun. Kung bibili kayo ng smartphone, piliin nyo na agad yung 4GB, 8GB RAM. Hanggat maaaring, hanggat kaya ng budget nyo. Kung hindi, kung wala kayong choice at 2GB lang, tsatsagain nyo talaga yon. Unless lang mag-ipon na lang siguro kayo. Guru, bili nyo yung 2GB RAM, mag-ipon kayo para makabili kayo one of these days ng 4 to 8GB RAM na smartphone. Okay? Yun yung RAM.
Display. Sa display naman is, dalawa lang naman yun, LCD or AMOLED. Actually, may pangatlo pa pala. Yung sa LG, yung POLED. POLED. Pero basically, yun nga, yung LCD and LED. Yun lang naman yun eh. Yung size naman, yung size, depende yan, subjective yan, depende sa tao. May mga tao na gusto nila na mas maliit na screen, may mga tao na mas malaki ang screen na gusto. Kung pipili naman kayo between LCD and AMOLED, piliin nyo siyempre si AMOLED kasi mas maganda ang kulay ni AMOLED, mas nagpa-pop. At yun nga, may battery saving feature siya na kapag ginagamit nyo is mga black wallpapers or dark mode, mas matipid sa battery unlike LCD na gano'n. Yun nga lang, mas matagal ang buhay ni LCD lalo pagdating sa usage kasi si AMOLED may tendency na mag-burn. Hindi pa rin siya actually na-fix. Siguro balang araw ma-fix din yung part na yun na AMOLED burn kasi may mga nakikita pa rin ako na like sa Samsung Galaxy S10 yung last year lang, may mga reports na nagkakaroon pa rin sila ng AMOLED burn. So, hindi pa rin napi-perfect ni Samsung yung AMOLED burn issue pagdating sa mga smartphone. Siguro, ang pinaka-prone kasi kaya nagkakaroon madalas ng AMOLED burn is madalas siguro ginagamit ng user is nasa puti or naka-highest brightness. Yun usually nagiging pro ng AMOLED burn, naka-high yung brightness. Tapos laging bright yung colors na ginagamit, especially white. Na malakas makapag-AMOLED burn yun. Mas maganda para mas tumagal yung AMOLED nyo is AMOLED LCD is gumamit kayo ng mga dark colors. Tsaka yun nga, hanggat maaari, ilessen nyo yung brightness ng screen nyo kung kaya lang naman. Sunod is yung micro USB or USB Type-C. Dapat sa panahon ngayon, ang ginagamit na ng mga smartphone o yung mga feature na nakasama sa smartphone is mga USB Type-C. Unang-una kasi yun na talaga dapat ang maging standard. Pangalawa is mas mabilis kasi si USB Type-C kumpara kay micro USB. Si Type-C, mas mabilis mag-charge, mas mabilis yung transfer ng data. Lalo kung pagka, yun nga, from laptop to smartphone. Tsaka yun, yung quick charge kasi, mas effective yung sa USB Type-C kumpara sa micro USB. So, hanggat maaari, pipiliin nyo is Type-C na yung nasa ilalim ng smartphone nyo. Like kagaya nitong sa picture na to. Yes, Type-C yan. Hanggat maaari, Type-C ang pipiliin nyo na smartphone. Hanggat maaari lang naman. Kasi nga, mas the best yun. Both charging and data transfer. Tsaka yun nga, baliktaran kasi yung USB Type-C. Kapag nakita nyo yung butas, hindi nyo na kailangan na itansya kung tama ba yung side or mali. Kasi nga, baliktaran siya. Unlike kay USB, micro USB, kailangan sigurado kayo na yun yung itaas at yun yung nasa baba. Sunod is yung operating system or yung OS. Dalawa lang naman ang OS na pinakasikat talaga sa smartphone. Yung iOS at saka sa Android. Android dapat sa panahon ngayon, sa taon ngayon, year 2020, dapat nasa minimum of Android 8 ka. Otherwise, medyo madidelay ka sa mga features at sa mga ibang mga apps at games na may support pa sa older apps and games. So yun, older versions, ika nga. Hanggat maaari, minimum ng bibili mo smartphone is nasa Android 8. Or Oreo, yun yung tatawag. Currently kasi nasa Android 10 na tayo and last I check kanina umaga, nakita ko may available na ang Android 11 beta. Dapat na pinaka-optimized na meron ng smartphone is from Android 8 Oreo to Android 10 ngayon. Kay iOS naman, dapat ang latest mo is iOS 13. So, yun. Tanda mo yun. Kung wala ka sa iOS 13, either luma na yung phone mo or hindi ka pa nag-update. Sunod, yung internal memory or ROM. Or mas kilala siya read-only memory. Yun, yun yung internal memory. Ang internal memory is yun yung built-in na memory card sa cellphone mo. Yung built-in ha, yung hindi natatanggal, yung naka-fix. Tatandaan nyo lang sa internal memory is dapat mas mababa sa actual na nakalagay. Like kunwari, kung 16GB ang binili mo na internal memory para sa phone mo, dapat ang available dun is mga 9 or 10. May video ako niyan actually. Panoorin niyo lang dito tungkol diyan sa memory na yan. Nasa Ask Yokotan episode 4. Ganun nga, kapag 32GB nasa dapat nasa 24, 23, 22GB ang available na space. Hindi pwedeng sakto kasi kung sakto yung size ng internal memory nung sinilip mo sa ano, dapat 32GB tapos 32GB pa rin nung sinilip mo sa free space. May mali na doon, malamang peke yung smartphone na binibili mo. Dapat hindi sakto kasi syempre
yung space na sinasabi ko na dapat mawawala is pinaglagyan niya dapat ng Android OS na yun. Wala kang paglalagyan ng Android OS kung perfect pa rin yung 32GB. Dapat nasa 24 na yun or bababa. Depende sa laki ng Android OS. So yun, yun yung tatandaan mo kapag titingnan mo or sisilipin mo yung internal memory at yung free space niya. Sunod naman is yung camera. Ang camera specs naman is typically, alam nyo na yon, pang take ng pictures, videos, ganun. Meron akong dedicated video diyan kung interesado kayong malaman kung ano yung mga iba't ibang uri ng camera sa smartphone. Ito, panoorin nyo na lang dito. Ayun, tinakal ko dyan yung mga iba't ibang uri ng smartphone para maging guide nyo kung bibili kayo ng cellphone o ano bang combination ng camera ang bagay sa inyo, kung macro, wide, ultra wide, photo, something something. Yan, panoorin nyo na lang dito sa taas. Sunod na feature is yung fingerprint sensor. Dalawa na ngayon ng uri ng fingerprint. Yung traditional na fingerprint at yung under display na fingerprint sensor. Ay sa ngayon, mas prefer ko pa rin yung traditional na fingerprint kasi mas less prone siya sa sira agad. Like, magasgas lang ng konti na sisira agad kasi sa under display hindi pa nila na-perfect. Although may mga breakthroughs na lumalabas na medyo malapit na rin siya sa security ng traditional fingerprint, siguro dun muna ako sa ngayon mag-i-stick sa traditional fingerprint na nasa likod or nasa gilid. Limandot. Pero aminin ko, fancy yung nasa under display, magandang tingnan at astig. So, hindi ko tatanggihan kung available, kung meron sa cellphone ko. Pero hanggat maaari, kung mapipiliin ako, dun ako syempre sa traditional na fingerprint. And also, tandaan nyo na hindi nyo dapat ginagamit ang face unlock as security option kasi madali siyang i-crack, madali siyang i-hack. So, hanggat maaari, iwasan yung gumamit or mag-rely sa face unlock na security. Always choose fingerprint unlock security. Yan. Yung battery, obviously, para saan ang battery? Ang battery is siya yung parang puso ng smartphone. At yung dugo is yung charge, yung electricity. Sa ngayon, sa panahon ngayon, dapat ang binibili mong smartphone, ang minimum na battery niya is 4,000 mAh battery. Okay? 4,000 mAh battery. It doesn't matter kung lithium ion or lithium polymer ang napili mo. Basta, hanggat maaari, galing siya sa branded na phone. Kasi usually, pag branded na phone yan, maganda naman rin ang quality na yan. Pero kung interesado kayo malaman ang tungkol sa difference ng lithium ion at lithium polymer battery, meron tayong lumang video dyan galing doon sa isang channel natin sa kabila. Ito yung link kung available, kung okay na yung channel sa kabila. Ito yun, yung link. Click nyo lang yan. The best kung pipili kayo ng smartphone na may quick charging, dapat tingnan nyo, dapat 18 watts pataas. 18 watts, medyo mabilis na kasi mag-charge yun. Ang pinakamabilis yata na charging ngayon is nasa around 80-70 watts. Yun, talagang mabilis yun. Alam ko wala pang 1 hour yata, mapu-full charge mo yung phone mo. Dun sa ganong uri ng speed ng charging. Pero typically, sa mga regular na smartphone, nasa 18 watts lang to 20 watts, something like that. Mabilis na rin naman yon in a way, 1.5 hours to 2 hours na charging. Not bad, diba? Panghuli is yung system on chip. Or yung tinatawag na SoC, or ang katumbas nun is yung tinatawag na processor sa mga laptop. Yung tinatawag na Intel, AMD. Yun yung SoC sa smartphone. Sa smartphone naman, yun yung Qualcomm, MediaTek, Bionic ng Apple, Kirin, Exynos, ano pa ba? Kung may kulang sa binanggit ko, banggitin nyo lang sa baba kung ano po yung mga alam nyong SoC or processor ng smartphone. Typically, pag malakas naman si SoC, malakas na rin si GPU kasi usually tambal yung dalawa. Nasa isang chip yung dalawa magkasama. So, kung mataas yung SoC, mataas na rin yung GPU. Yung kanina, yung binanggit natin, yun yung graphics. So, yun lang yung mga dapat yung tandaan. Kapag sinabing SoC or system on chip, ang tinutukoy ng nagbebenta or ng salesman is yung processor. Okay? Ang latest na processor sa ngayon sa Qualcomm is alam ko yung Qualcomm Snapdragon 865. So, kung hindi lalayo doon ang number, like 898, 850, 855, okay yun. Good yun. Good performance yun. Sa Kirin naman is Kirin 980 yata. Sa Exynos, around that. Banggitin nyo na siguro kung ano po yung mga high-end ng iba pang processor, smartphone processor na available. So, yun. Don't forget to subscribe nga pala dito sa channel natin, sa bagong channel natin, Rain Mangera. Makakatulong sa atin yan kapag nag-YouTube. Alam nyo naman, back to zero tayo ngayon.
So I hope mag-subscribe kayo. Like na lang kung nagustuhan niyo itong ganitong topic. And don't forget na kung meron kayong isasuggest na mga topics, banggitin niyo lang sa baba. Pag-uusapan natin yan. Baka yun ang itakal natin sa sunod na video. And ayun, don't forget to share. Kung tingin niyo may mga friend kayo na gusto malaman yung mga ganitong basic na smartphone specs, makatulong sa kanila itong simpleng paliwanag natin. And yun, ang ganda na lang. This is Joe Hotman. Talk to you again soon.